Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ating pinakamamahal na Panginoon, ang pinakamataas sa pagupuri po, pagsamba, paglulhati, pagdadakila at pagpaparangal. Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po nagbibigay din po ng dubling paggalang, pagrespeto at pagmamahal sa atin pong minamahal at iginagalang na mahal na Pastor, Evangelist, Weldy Estrada Almeida. At ganoon din po, patuloy po nating inaalaala ang magandang aral at halimbawang iniwan po sa atin pong beloved and honorable assistant pastor din na si Almeida. Pagbati din po ng magandang araw sa lahat po ng mga beloved children, sa lahat po ng mga manugang at mga apo natin pong beloved parents in the Lord. Magandang araw po sa inyong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ganoon din po sa lahat po ng mga minamahal na preacher, mga beloved instrumentalist, lahat po ng mga awit. Ganoon din po sa lahat po ng mga minamahal mga kapatiran, mga baguhan at mga datihan, sa lahat po ng mga televiewers po, magandang araw po sa pangating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Nais ko pong luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat taong 1991 po, mga minamahal, ako po ay nagtatrabaho po dyan po sa dako po ng bayan sa Novaliches at kasabay po niyan, mga minamahal, ako din po ay nagtataglay po ng iba't ibang uri ng mga bisyo, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, isa pong kapatiran po ang ginamit ng mahal na Panginoon sapagkat sabi po niya sa akin, siya daw po ay dumadalo po sa banal na gawain at tuwing araw po ng Friday paggabi ay mayroon po silang overnight prayer. Nang panahon po ngayon, mga minamahal, ay ako po naman ay paribasa po, tayo po ay namulat sa kinamulatang relihiyon. Ako po ay masigasig po, mga minamahal, sapagkat bago po ako pumasok sa trabaho dyan po sa bayan ng Novaliches, sa umaga po dumadaan po ako sa simbahan. Pagkatapos po ng trabaho, balik din po sa simbahan. Kaya po sa madaling sabi po, taong simbahan po ako, mga minamahal. Ngunit kakaiba po ang buhay ng mga kapatiran sa banal na gawain ito sapagkat hindi ko nakikita sa aking buhay yung pagbabago. Ngunit sa buhay ng kapatid natin na yon, na akin pong naging katrabaho, iba po yung takbo ng kanyang buhay. Ang sabi ko, yun ang gusto kong buhay, yung matino at saka going straight, mga minamahal. Kaya po isang araw po ng Friday, plinano ko po yun, mga minamahal, taong 1991. Sabi ko sa kanya ng umaga pa lang, sabi ko, Brad, pwede bang makasama doon sa dinadaluhan mo? Purihin ang Diyos, mga minamahal, sapagkat ang sabi po niya sa akin, baka hindi ka niya tumagal, Brad, sapagkat nagpupuyat kami magdamag. Ang sabi ko naman, ay kakayanin ko rin sapagkat nagpupuyat din kami dyan sa mga kumukutitap na ilaw kapag gabi. Sabi ko, baka naman pwedeng isama mo ako. Sa kahabagan ng Diyos, mga minamahal, sabi niya, sige, sumama ka. Alam niyo po, mga minamahal, papasok pa lang po kami, mga minamahal, dyan po sa bulwagan na yan. Hindi ko po nalilimutan, taong 1991, December 11, mga minamahal, na ako po yung unang makadalo sa panalagawain. At ako po, mga minamahal, kinabukasan, nag-decide po ako na magpabautismo dito po mismo sa panalagawain, dito po sa main church, sa mga minamahal. Amen. Hindi ko sukat akalain, mga minamahal. Nagtataglay po ako noon ng acute ulcer. At nang ako po, mga minamahal, ay mabautismuhan. At ako po ay maipag-pray over, mga minamahal. Ano pong himala, mga minamahal, sapagkat habang nakataas po ang aking kamay, ako'y pinapanalanginan. Wala naman pong kumukuryente sa akin, mga minamahal. Ngunit damang-dama ko po habang nakataas ang dalawa kong kamay, pumasok po ang mahinang bultahe ng kuryente sa aking kamay, ganun din sa aking ulo, at hanggang sa buong katawan ko, mga minamahal. At yung mahinang kuryente na yon, parang hinahalukay ang aking tiyan, mga minamahal. Ako po ay naninibago, mga minamahal, ngunit nakakaramdam ako ng maginhawang pakiramdam. Ngunit yun pala po, mga minamahal, yun na po yung pagpapagaling ng Diyos sa aking karamdaman. Right. Hindi Hallelujah. Ko po hiningi yan, mga minamahal, na ako'y pagalingin. Ang nais ko lamang mabago yung aking buhay, mga minamahal. Ngunit gaano kabuti ang Diyos, hallelujah. Gaano kabuti ang Diyos, mga minamahal, sapagkat yung aking tinataglay na karamdaman, pagagalingin pala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ako po ay nag-decide, mga minamahal, makalipas ang ilang buwan, ako po ay umuwi sa aming probinsya sa Bicol. Ako po ay nag-aral ng kolehiyo, mga minamahal. Daladala ko po lagi yung Biblia sa school, mga minamahal.
Andyan po dumating yung punto, mga minamahal. Nakarating sa kaalaman ng aking mahal na ina. Ang sabi sa akin, isang hapon pag-uwi ko, ano yung naririnig ko dyan sa eskwelahan na ikaw daw ay nababaliw. Sabi ko, bakit po? Eh, daladala mo daw lagi yung Biblia sa eskwelahan at sige, ang pangaral mo, pinagtatawanan ka ng mga estudyante. Ako po'y nagalak lang, mga minamahal. Tumawa lang po ako sapagkat alam kong hindi naman ako nababaliw. Ngunit pinararangalan ko lang aking Diyos, mga minamahal, na pinaglilingkuran. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Sa madaling sabi, mulang first year college hanggang makagraduate po ng 4 na taong kurso, mga minamahal, hindi po ako pinahiya ng Diyos. Bagamat nandun po sa kasalatan, self-supporting lang po ako, mga minamahal, sa kahabagan ng Diyos, ginawa pa po akong with honors ng makagraduate, mga minamahal, praise laging cum laude, mga minamahal. Gaano kabuti ang Diyos, mga minamahal, sapagkat kapag inuna natin ang ating mahal na Panginoon, hindi po tayo pababayaan. At lalo na po, mga minamahal, kung tayo po ay magtatapat sa ubasan ng mahal na Panginoon, talagang ang pagpapala po, hahabulin tayo ng pagpapala, mga amen, minamahal. Hallelujah. Dati po, mga minamahal, mababa lang po yung pwesto ko po bilang isang empleyado sa pamahalaan, ngunit ngayon po, nakatatlong step na po, mga minamahal, sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat nandyan po yung mga pag-uusig, sapagkat hindi naman po natin kapananampalataya ang atin pong mga nakakasamahan sa mga trabaho, ngunit ang Diyos po, patuloy po tayong pinag-iingatan, mga minamahal. Nais ko din pong ibahagi sa inyo, mga minamahal, taong 2002, mga minamahal, nag-try po akong mamasada ng tricycle pagka galing po sa opisina, sapagkat yung tricycle ko po pinababoundirehan ko sa isang kaibigan. Ngunit nandun po yung pagsubok, mga minamahal, sapagkat ng gabi, mga minamahal, maghahatid po ako ng pasahero from Labo to Daet, Camarines Norte, mga minamahal. May 4 po akong pasahero, mag-asawa dun po sa sidecar, tapos nakabackride po yung 2 lalaki. Ngunit pagdating po ng mga 2 kilometer pong paglalakbay namin, palibasa po yung umuulan, hindi ko po napansin may buhangin pong bagong dumping po sa highway, sa kalsada, pero lumabas po, mga minamahal. Dahil po dun, mga minamahal, sa bilis ng takbo, ay tumaas po yung side wheel ng tricycle at kami po'y pinulot na po dun sa kabila. Sa kahabagan ng Diyos, wala po kaming nakasalubong, walang umovertake sa amin, kaya po kami po iniligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, hallelujah. Talaga po, mga minamahal, na bigla na lang po nablangko yung isip ko, dumilim, at napansin ko na lang po, mga minamahal, ako po nasa ilalim po ng tricycle, yun pong 2 kong backride, nang hanapin, nang ako po makalabas po doon sa ilalim ng tricycle, nandun na po sila sa may tindahan, nakaupo na po yung 2, mga minamahal. Purihin ang Diyos, mga minamahal, at wala po silang anumang pilay sa katawan, ako din po pinag-ingatan ng mahal na Panginoon, maging yun pong mag-asawa. Tunay po, napakabuti ng Diyos, mga minamahal, pinag-ingatan po kami sa aksidenteng yun. Kaya po, hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang lahat ng kapurihan, pasalamat at pagdadakila tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah! Praise the Lord!